Mga kapuso, minsan ba ay natanong mo na sa iyong sarili kung bakit ba nangyayari sa akin lahat ng ito? Yan ang tanong na gumulo sa isipan ni Roco matapos ang hindi inaasahang pangyayaring gumimbal sa mundo ng masaya nilang pamilya. Isang pangyayaring sa isang iglap ay nagpabago sa lahat. Papanig kaya sa kanyang kapalaran? Pakinggan ang saya, lungkot, pag-ibig at pag-asa sa kwento ng buhay ni Roco ngayong araw sa Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudot, isa po ko sa mga masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories, Papa Dudot. Tulad din po ng mga patuloy na nagpapadala ng kwento sa inyo ng kanilang buhay. Gusto ko din pong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko at magbigay ng aral sa lahat. Lumaki ako sa pamilyang malapit sa Diyos, sapagkat isang pastor ang aking ama. Napakasaya ng aming pamilya. Malapit kaming tatlong magkakapatid sa aming mga magulang at ganoon na rin kami sa isa't isa. Kahit na ganoon ang trabaho ng aking ama ay hindi niya kami nililimitahan sa mga gusto namin. Pinalaki nila kaming may takot sa Diyos, ngunit hindi sila katulad ng iba na dapat ay ganito ka o ganyan ka. Hinahayaan nila kaming matuto sa mga pagkakamali namin, bumangon at humingi ng tawad sa Diyos, ngunit sa kabila nito ay hindi sila nagkukulang sa mga pangaral sa amin. Ngunit isang balita ang gumulat sa aming lahat, Papa Dudut. Roco, asan ang nanay at mga kapatid mo? Tanong ng hapong-hapo naming kapitbahay na halatang may importante ring sasabihin. Bakit po? Ano po yun? Agad kong tanong. Ang tatay mo, nabundol ng sasakyan at mukhang hindi maganda ang lagay nito. Hindi ako kaagad nakakibo. Gulat at hindi ako mapalagay nang narinig ko yon. Agad kong tinawag ang inay. Nay! 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 Humahagulhol kong pagsabi kay mama. Ano yun anak? Bakit ka umiiyak? Huwag mo nga akong pinapanerbiyos ng ganyan. Nag-aalalang tanong ni mama. Si tatay kasi nabundol daw at malubha ngayon ang lagay. Halata ang pag-aalala ng aking ina nung mga panahong iyon nang sinabi ko iyon. At ang sumunod na balita ang mas naging dahilan upang kami ay umiyak ng lahat. Ang masaya naming pamilya ay biglang napalitan ng lungkot at pagluluksa. Dahil dito ay halos mawala ng pag-asa ang buong pamilya namin. At ang pinakamalubhang naapektuhan ay ang aming pinakamamahal na ina. Sapagkat ang nag-iisa naming kinakapitan ay unti-unti na rin bumibitaw at halata pa rin hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kaya naman kaming mga anak niya ang siya na lamang umunawa sa kalagayan ng aming ina at nagsilbing lakas para sa kanya. Araw-araw naming pinapalakas ang loob niya at pinapaalala na nandito lang kami sa kanyang tabi at hindi namin siya iiwan. Nay, kain na po tayo. Huwag po kayong magpapalipas ng pagkain. Alam niyo naman po yung si tatay eh. Ayaw niya po yung nagugutom tayo at gusto niyang lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit wala pa rin kibo si mama. Hindi na nagiging normal ang kilos ni mama ng mga sumunod pang araw. Nung una, akala namin ay parte lamang ito ng pangungulila na kanyang pinagdaraanan. Ngunit simula noong inilibing si Itay, may mga panahong nagbabasag siya ng gamit. Minsan naman ay nakatulala siya sa bintana. Nagkukulong sa kwarto, hindi kumakain at ang pinakamalala, Papa Dudut, ay sinasaktan na niya ang kanyang sarili. Nasasaktan kami, Papa Dudut, para kay mama. Hindi namin alam kung papaano mapapawi o bawasan man lang ang hinagpis na kanyang pinagdaraanan. Wala kaming magawa kay mama, Papa Dudut. Hindi lamang iyon ang naging parte ng kanyang depresyon. Dumating sa puntong pati kami ay kanya na rin sinasaktan. Nang minsan ay binato niya si Kuya Alex ng plato
na naging dahilan para lubha itong masugatan sa kanyang binte. Ang sumunod naman ay ako na kagagaling lang sa eskwelahan. Pagpasok ko sa pinto ay binungad niya agad ako ng sampal at pinapalaya sa aming bahay at wag na raw akong babalik. Nagdulot yon ng matinding depresyon kay mama, ang pagkamatay ng aming ama. Kaya pinayo na rin ng aking mga tito at tita na dalhin na lamang siya sa mental hospital dahil ito ang mas makakabuti kay mama. At baka kasi mas matindi pa ang susunod na gawin sa aming magkakapatid. Masakit para sa amin ang desisyon na ito, ngunit ito na lamang ang aming naiisip na magiging paraan para sa kanyang agarang paggaling. Kaya ito ay amin na lamang titiisin. Dinadalaw namin siya araw-araw, Papa Dudut. Di namin kaya na lumipas ang isang araw na hindi siya nakikita at nakakayakap. Ngunit sa tuwing pinupuntahan namin siya ay nakatingin na lamang siya sa malayo na para bang hindi kami nakikilala. Dinudurog ang puso ko sa tuwing nakikita siyang ganon at hindi man lang makausap. Ang mga salitang maririnig mo na lamang sa kanya ay ang pagkanta niya ng theme song nila ni tatay na mas lalong nagpapahirap sa amin. Napakasakit, Papa Dudut, ng nangyari sa aming pamilya. Kaya naman ang nakakatanda naming kapatid na si Kuya Alex ang tumayong magulang muna para sa amin. Magtatapos na sana ng kolehiyo si Kuya pero napilitan siyang huminto sa pag-aaral para sa amin ni Ninay na 7 taong gulang pa lamang. First year college na ako noon, Papa Dudut. Sabi nila, ang kolehiyo raw ang isa sa mga pinaka-aabangang yugto ng ating buhay. Wala pa akong kaklose sa aking mga kaklase at hindi ko pa nakikita ang mga tropa ko noong high school. Nakapag-decide kami na magsama-sama pa rin sa isang university. Iba-iba kami ng kurso kaya naman tuwing break time na lang kami nagkikita-kita. Pati ang pag-aaral ko ay naapektuhan na rin dahil sa pinagdadaanan ng aming pamilya. Ngunit kailangan kong magpursige para sa aming magkakapatid. Nung ako'y nasa kantin at naghihintay sa mga kaibigan ko, kumakain ako nang biglang may isang babaeng lumapit at umupo sa harapan ko. Nung una ay hindi ko siya pinansin at patuloy lang ako sa pagkain. Ngunit nang napatingin ako sa kanya ay nakita kong nakatingin din siya sa akin at nakangiti. Parang naging slow motion ang lahat, Papa Dudut. Para bang nawala lahat ng nasa paligid ko at tila ba siya na lamang ang nakikita ng aking mga mata ng panahong iyon. Napakaganda ng kanyang mga ngiti na para bang hindi mo na rin maiiwasang gumiti na rin. Ang kanyang mga mata na may mahabang pilik mata at ang mahaba niyang buhok na bagsak na bagsak. Sobrang ganda niya. At yon ang unang beses na nakaramdam ako ng isang napakalakas na tibok sa aking puso, Papa Dudut. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend at wala akong ideya sa pag-ibig. Maliban na lamang sa mga napapanood kong anime. At ang laging paalaala sa amin ni Itay ay may tamang panahon para doon at hindi raw kailangang magmadali. At habang ikay bata pa ay i-enjoy mo muna lahat sapagkat minsan ka lang magiging bata. 1/4 lang ng buhay ko daw ang magiging single kaya dapat raw ay sulitin ko ito. Ngunit parang iba itong nararamdaman ko, Papa Dudut. Bigla siyang nagpakilala na aking kinagulat. Hi, I'm Tina. And you're? Ilang segundo akong nakatulala sa kanya, Papa Dudut. At hindi agad ako nakasagot sa kanyang tanong kaya naman tinanong ko ulit ng kanyang tanong. Ano ulit yon? Sagot ko na para bang kinakabahan. Anong pangalan mo? Sagot niya na may kasamang todong ngiti. Roco. Bakit? Sagot ko na para bang nagsusuplado. Masama ba? Wala ka bang kasama? Sagot niya habang tumitingin sa paligid at hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Iling naman ang sagot ko. Pahingi ng number mo.
Para bang relax niyang sinabi at akala mo ay ibibigay ko. Tingin lang ang ibinigay ko sa kanya at nagpatuloy lang ako sa pagkain. Nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang cellphone ko na nasa mesa at para bang may tinext. Okay, meron ako. Thank you. Masaya niyang pagpapaalam. Pagtingin ko sa aking cellphone, Papa Dudut, ay nakita ko ang isang text na nakalagay na "Hi, Tina. Ang ganda mo. Si Roco ito." Natawa na lang ako nang nabasa ko ito. Pagtingin ko sa paligid ay nakita ko na siyang paalis kasama ang kanyang mga babaeng kaklase. At habang naglalakad sila palayo ay bigla siyang tumingin sa akin. "Bye, Roco." At winagayway niya ang kanyang kamay. Napaka-agresibo niya, Papa Dudut, at hindi siya tulad ng ibang babae na dapat ay pakipot lang. Hindi ko naman maintindihan ang aking sarili, Papa Dudut, sapagkat buong araw akong nakaabang sa cellphone ko at umaasang may magte-text. Hindi ko naman ito dating ginagawa at kung saan-saan ko lamang nilalagay ang aking cellphone. Ngunit ng araw na iyon ay parabang hinihintay ko ang text ni Tina. Maghahating gabi na at panay pa rin ang tingin ko sa cellphone ko. Ano bang inaantay ko? Tanong ko sa aking sarili. Natamaan na ata ako ah. Alas 8 ang normal kong tulog, Papa Dudut, ngunit pinili kong magpuyat ng gabing iyon. May numero ako sa kanya pero hindi ko pa rin binubura ang text niya sa cellphone ko. Ayoko din namang maunang mag-text sa kanya. Inaantok na ako ng panahong iyon at baka hindi na siya magde-text dahil baka nga pinagtitripan lang niya ako. Matutulog na sana ako nang biglang may natanggap akong text. Sabi eh, "Hi, si Tina nga ito." Halos magkatumbling ako sa kama ng panahon na iyon at abot ninga ang aking ngiti. Bigla akong napahinto sapagkat nagulat ako sa aking sarili kung bakit naging gano'n ang reaksyon ko. Bumalik ako sa aking cellphone at nag-isip kung ano ba ang pwedeng i-reply. Ano kaya ang sasabihin ko? "Hi Tina, ang tagal kong inaantay ang text mo." "Ay wag, parang nakakatakot naman kung ganon." Ang naging sagot ko na lamang noon, Papa Dudut, ay, "Hello, matulog ka na." Gusto ko mang sabihin na bakit ngayon lang siya nag-text sapagkat buong araw ako naghihintay. Agad namang siyang nag-reply na, "Sungit mo no." Nagtuloy-tuloy ang aming pagtitext, Papa Dudut, at hindi na namin namalaya ng oras. Umabot kami ng alas 4 ng madaling araw. Masaya siyang katext, Papa Dudut, at napakaraming napagkwentuhan. At para bang nagiging komportable na ako sa kanya. Kapag katext ko siya ay para bang nakakalimutan ko lahat ng aking mga problema. Kinabukasan, Papa Dudut, ay umasa akong makikita ko siya sa school. Nag-aabang-abang din ako sa kantin ngunit wala siya doon. Sa bawat lakad ko ay nagmamased ako sa paligid at umaasang makikita ko siya. Palabas na sana ako ng eskwelahan nang may isang pamilyar na boses ng babayang sumigaw mula sa malayo na nagsabing, "Sungit!" Tumibok na naman ang mabilis ang puso ko, Papa Dudut, na parabang alam ko na kung sino ang tumawag sa akin noon. Paglingon ko, tama nga ako. Si Tina nga yung tumatawag sa akin ng sungit. Napakaganda niya talaga at lalong nagpapaganda sa kanya ang kanyang mga ngiti. Tumakbo siya papalapit sa akin at parang noong una ay nag-slow motion na naman ang lahat. At parang wala akong nakikita sa aking paligid kung hindi siya lamang. Nilapitan ko kaagad si Tina. "Tina, saan ka umuuwi?" Tanong ko sa kanya. "Ah, doon kami sa may court. Alam mo ba yon?" "Nako, sakto. Doon ang daan ko. Sabay na tayo." Masaya akong hindi ko pinalampas ang panahong iyon, Papa Dudut. "Ayos ka palang kasama, Tina eh. Bihira lang yung babaeng napapatawa ko." Puno ng mga masasayang pag-uusap at tawanan ang paglalakad namin ni Tina at hindi ko alam kung napapansin niya na binabagalan ko ang aking paglalakad para makasama ko pa siya ng mas matagal. Noong makarating na kami sa kanilang street ay bigla akong nalungkot sapagkat magkakahiwalay na kami ngunit hindi ko yon pinahalata. "Bye!"
Nakangiti niya ang sabi at ganun din ang sagot ko. Bye Tina, bukas ulit ha. Nagulat ako nang biglang may dumampi sa aking pisngi, sabay sabi niyang thank you. Sabay takbo palayo. Natulala at namula na lang ako papadudot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at isasagot ko noon. Tinitigan ko na lang siya papalayo at may kung ano na naman akong naramdaman. Kung dati ay isang tibok lang na malakas ang naramdaman ko, ngayon ay 1,000,000 tibok na yata na napakabilis ang nararamdaman ko. Tinamaan na nga yata talaga ako, papadudot. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, papadudot, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko at mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa bahay ay kinantsawan pa ako ni kuya na kakaiba daw ang ngiti ko. Hoy Roco, hala, anong meron ngayon? Bakit parang hindi mapintay ang mukha mo? Sabay tawa ni kuya. Wala po kuya, si kuya talaga oh, kahit na ano napapansin mo. Para daw kasing may bago sa akin, Papa Dudut. Hindi naman daw kasi ako ganun dati. Talaga kuya? Ikaw lang nagsabi sa akin yan eh. Sige kuya, pupunta na ako sa kwarto ko. Pagkatapos naming mag-usap ni kuya, dumiretso agad ako sa kwarto. Ang saya-saya ko talaga noong mga panahong yon. Kakaiba ang nararamdaman ko. Yun na ata ang sinasabi nilang pag-ibig. Mukhang tinamaan ako. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Halos hindi ako nakatulog ng araw na iyon sa sobrang saya. Matapos noon ay sunod-sunod na ang pagte-text namin at nagiging madalas na rin ang paghatid ko sa kanila. Pinakilala ko na rin si Tina sa aking mga kapatid at gustong-gusto nila si Tina dahil sa pagiging masayahin nito. Dahil gusto siya ng aking pamilya ay naglakas loob na akong manligaw kay Tina. Nang sumunod na araw ay pinapunta ko siya sa bahay at aking siyang sinorpresa. Nandoon ang banner na hawak naming tatlo. Dala-dala ni kuya ang Will You, kay Nina yung Be My, tapos sa akin ang girlfriend. Pagdating niya sa bahay ay kitang-kita sa kanyang mukha ang kakaibang saya. Sabay sagot agad ng yes. Yun ang naging simula ng lahat. Kahit naging kami na, Papa Dudut, ay parang araw-araw ko siyang nililigawan. Binibigyan ko siya ng bulaklak at kung minsan ay chocolates. Gusto ko siyang pinapasaya. At ang dahilan ng ngiti niya sa labi niya ay ako. Araw-araw kong pinapaalam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya kaganda. Si Papa ang naging inspirasyon ko sa aking ginagawa, Papa Dudut. Sapagkat kung anong ginagawa ko kay Tina ay ganon na ganon din ang ginagawa ni Papa kay Mama noon. Lumipas ang 2 linggo at mas naging masaya ang aming naging relasyon. Siya ang nagsilbi kong lakas, Papa Dudut, sa kabila ng aking mga problema. Nagkakaroon ako ng dahilan para gumising sa umaga dahil sa kanya. Siya ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa. Pinakilala ko na rin siya sa aking mga tropa. Ngunit kabaliktaran ang naging reaksyon nila. Naging maganda ang pakikitungo nila kay Tina, Papa Dudut. Ngunit baka sa kanila ang kakaibang reaksyon na hindi ko maintindihan. Nang nahatid na namin si Tina, pauwi ay kami na lang ng katropa kong si Kenley ang natira. Kinausap ako ng masinsina ni Kenley at baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso. Ayoko na sanang magsalita, Roco, pero sa tingin ko ay niloloko ka lang ng girlfriend mo. Boyfriend ni Tina yung kaklase kong si Jonathan. Natulala ako sa mga sinabi ni Kenley dahil alam kong hinding-hindi gagawin yun ni Tina. Pinaliwanag sa akin ni Kenley lahat na 1 buwan na si Tina at ang lalaki niya. At panay rin ang ligawan nila at biglang pumasok sa akin na kaya pala hindi pa ako pinapakilala sa kanyang mga magulang at kaibigan. At panay sa labas lang ng school ang aming kitaan na kanyang dahilan na baka raw mahuli siya at malaman ng kanyang mga magulang na meron na siyang boyfriend, ipapakilala niya lang daw ako sa tamang panahon. Papa Dudut, pinakinggan ko lahat ng mga sinabi ni Kenley. Ngunit hindi kaagad ako naniwala sapagkat hindi naman kami gaanong kalapit sa isa't isa. At baka nagbibiro lang siya at napakalaki ng tiwala ko kay Tina.
at imposibleng gawin niya yon hanggat hindi sarili kong mga mata ang nakakakita ng lahat ng sinasabi ni Kenley ay hindi ako maniniwala. Pinipilit kong sinasabi sa aking sarili na hindi totoo lahat ng aking mga narinig. Mahal na mahal ko si Tina. Ngunit sa mga sinabi ni Kenley ay hindi ko maiwasang masaktan at isipin na paano na kung totoo nga ang mga ito. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Tina. Pagdating ko sa kanilang classroom ay nakita ko siyang kasama ang kanyang mga kaibigan na nagtatawanan. Tinawag ko si Tina at halata sa kanyang mukha ang pagkagulat at bakas din sa mukha ng kanyang mga kaibigan ang pagtataka kung sino ako. At habang siya'y papalapit, Papa Dudut, ay napakasakit ng aking nasaksihan. Biglang may pumasok na lalaki sa kanilang classroom at siya'y niyakap at pinaghahalikan sa pisngi. Nag-init ang aking kamao kaya hindi ko napigilan na upakan ng lalaking yon. Habang tumatama ang aking kamao sa kanyang mukha ay unti-unti kong nailabas ang sakit na aking nararamdaman. Napakasakit na ang unang babaeng minahal ko ng sobra ay lolokohin lang ako. Sabi niya ay walang iwanan pero bakit ganon? Akala ko siya na ang babaeng dadalhin ko sa altar at makakasama sa habang buhay. Binigay ko naman lahat pero bakit iniwan niya ako? Yon ang mga gumugulo sa utak ko habang ginagawa ko yon. May pumulupot na mga kamay sa aking likuran. Kamay iyon ni Tina. At dahil doon ay bigla akong nahimasmasan. Ang mga salita na lang na tanging lumabas sa bibig ko ay, "Mahal na mahal kita, pero bakit mo ako niloko?" Pagkatapos noon ay hinila na ako ni Kenley at ng mga tropa ko palayo. Inaya ako ng mga kaibigan kong uminom. Yun ang naging una kong pag-inom sapagkat pinagbabawalan ako nila mama at papa. Pero gusto ko sana na kahit saglit lang ay mawala itong sakit na aking nararamdaman. Napakarami kong nainom ng gabing iyon, Papa Dudut. Pinagsusunto ko ang pader hanggang sa nagdugo ng aking kamao at hindi ko na napigilang lumuha ng gabing iyon. Napakasakit. Yon ang unang beses na nasaktan ako ng sobra sa babae. At para bang bumalik ang lahat ng alaala ko kung gaano kabigat ang aking buhay. Wala na si Papa. Hindi na maayos ang pag-iisip ni Mama at ngayon ay wala na rin si Tina. Panay naman ang payo ng aking mga kaibigan, ngunit kahit na anong payo nila ay hindi ko ito pinakikinggan. Sapagkat kahit na anong payo nila ay hindi nawawala ang sakit na aking nararamdaman. At kasama na roon ang panghihinayang sa relasyon naming dalawa. Kinaumagahan ay naroon pa rin ang sakit. Nakahiga lang ako at nakatitig sa pader. Unti-unting bumalik ang mga alaala ng mga nangyari. Nagulat na lang ako, Papa Dudut, nang may isang luha na tumulo sa aking kaliwang mata. Hindi agad ako bumangon sa kama. At para bang ayaw ko nang pumasok sa eskwelahan at baka makita ko lang sila at hindi ko lang mapigilan ang aking sarili. Ngunit kung ganito lang ang iisipin ko ay wala rin mangyayari sa akin. Kailangan kong magpatuloy. Pagdating ko sa eskwelahan, napakasakit man ay ang mukha agad ni Tina ang nakita ko sa gate na panay ang tingin sa paligid at para bang may hinihintay. Gusto ko nang umatras dahil bumalik lahat ng aking nasaksihan kahapon at nagbabalik ang sakit na aking nararamdaman. Nakita ako ni Tina at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. "Sorry." Nanginginig niyang sabi na para bang paiyak na. Nanggigigil ako at napakasakit ng sorry lang ang tangin niyang nasabi. "Di ko sinasadya." Nagsasalita pa siya nang iniwan ko na siya, Papa Dudut, sapagkat hindi ko pa siya kayang patawarin dahil hindi sorry niya ang magpapahilom sa aking puso at hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng ginawa niya sa akin. Lumipas ang 3 buwan, Papa Dudut, pero hindi pa rin ako nakakalimot. Siguro kaya ako ganito na nahihirapan sa paglimot ay dahil siya ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso.
Mahal na mahal ko pa rin siya, Papa Dudut, ngunit sa kabila noon ay nandoon pa rin ang galit. Lumipas ang ilang araw, nagkaroon ng pageant sa aming kolehiyo at pinilit ako ng mga kaklase ko na maging representative ng aming class. Sinubukan ko ito at nakapasok ako sa screening at naging parte ng mga contestants at nanalo sa aming kolehiyo. Sa likod ng pagsali ko rito, Papa Dudut, at pagkapanalo ay ang kagustuhan na mapagsisihan ni Tina ang mga ginawa niyang panloloko sa akin. Siya ang naging inspirasyon ko sa bawat tapa ko sa entablado. May isang beses nga na habang ako ay rumarampa ay biglang nakita ko siya mula sa mga manonood at nakatitig sa akin. Mas lalo kong ginalingan, Papa Dudut, at gusto kong ipamukha sa kanya na nagkamali siya ng desisyong pinili niya. Natapos na naman ang tatlong buwan ay naganap na ang paligsahan ng mga kolehiyo. Naiuwi ko ulit ang corona. Dumami agad ang aking mga tagahanga at gano'n na rin ang mga nagkakagusto sa akin. Nabalitaan ko kay Kenley na hiwalay na raw si Tina at ang kanyang boyfriend. Kaya ang tanging tumatakbo sa aking isipan ay siguro ay nagsisisi na siya sa ginawa niyang pakikipaghiwalay sa akin. Tinatamas ako ang kasikatan sa aming eskwelahan. Maraming nagpapapicture at nagkakagusto. Ngunit sa kabila noon ay alam kong hindi pa rin ako masaya sapagkat alam ko na hindi pa rin nagaganap ang gusto kong mangyari. Hanggang isang araw ay nagulat ako nang may biglang tumawag sa akin na isang unknown number. Nung tinanong ko siya kung sino yon ay nagulat ako na isang pamilyar na boses ng isang babae. Si Tina ito, Roco. Kumusta ka na? Biglang kumirot ang aking puso, Papa Dudut, na parabang ang saya-saya ko. Pero bigla akong naalala ang panloloko na ginawa niya sa akin. Nakipag-usap ako kay Tina ng buong gabi sa telepono na parabang naka-move on ako at napatawad ko na siya. Naging maganda ang pakikitungo ko sa kanya ngunit sa kabila noon ay ang lihim kong planong makagante sa kanya. Nakipagkita ako ng personal, Papa Dudut, pagkatapos noon. Ganun pa rin siya. Napakaganda at kakaiba pa rin ang kanyang mga ngiti sa lahat. Tumibok na naman ang aking puso na hindi ko dapat maramdaman. Naging maayos ang aming pag-uusap. Binati niya ako sa aking pagkapanalo sa pageant. Sobrang taas ko na raw at ang dami ng nagkakagusto sa akin. Napakalayo ko na raw kumpara sa kanya at napakahirap ko na raw abutin. Nang magpaalam na kami sa isa't isa ay bigla niya akong niyakap. Roco, pinagsisisihan ko ang lahat ng mga nagawa ko. Pwede mo ba akong balikan? Umiiyak niyang sabi. Napakatagal kong hinintay na masabi niya sa akin ang mga katagang iyon na magmakaawa siya sa akin at sabihing balikan ko siya. Mahal na mahal daw niya ako at sana ay bigyan ko pa raw siya ng pangalawang pagkakataon. Pumayag kaagad ako, Papa Dudut. At iyon na nga ang simula ng magiging pagganti ko. Isang linggo na kaming magkarelasyon ni Tina at ginagawa ulit ang mga dati naming ginagawa na iahatid siya pag-uwi, pagkain ng sabay at kulitan. Ramdam ko ang pagsisisi niya sa kanyang mga ginawa. Pinakilala niya ako sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Mas naging malambing siya sa akin kesa dati. Minsan pa nga ay sinosurpresa niya ako ng mga regalo. Madalas ang kanyang pag-text at pagtawag. Nararamdaman ko ang pagmamahal niya na gusto kong mangyari. Ganon na ganon din ako, Papa Dudut, sa kanya dati. Binigay ko lahat pero pinagmukha niya akong tanga. Matapos ang dalawang linggo ay naging malamig na ang naging pakikitungo ko kay Tina. May isang babaeng gustong gusto ako. Siya si Zaira. Cute siya at sikat rin sa eskwelahan. Inaya ko siya na magpanggap bilang girlfriend ko. Kaya naman lagi ko siyang kasama at sweet sa isa't isa. Wala akong gusto sa kanya sapagkat kay Tina pa rin bumabalik ang aking puso. Nananatiling siya pa rin. Si Tina na nagawang saktan ako. Panay ang text at tawag sa akin ni Tina ngunit hindi ko ito sinasagot hanggang sa magkasalubong kami sa tapat ng eskwelahan na kasama ko si Zaira. Na nakakapit sa aking braso.
Bumakas ang mga luha sa mga mata ni Tina. Lumapit siya, sinampal ako ng napakalakas. Habang nakikita kong tumutulo ang kanyang mga luha, ay parabang nasasaktan din ako. Tumakbo siya ng mabilis palayo. Nang makita ko yun ay natulala ako, Papa Dudut. Gusto kong maging masaya sapagkat nangyari na rin ang gusto kong mangyari. Ngunit tinanong ko ang sarili ko, eto ba talaga ang gusto mong mangyari, Roco? Sinubukan kong habulin siya ngunit tumakbo na rin siya palayo hanggang sa hindi ko na siya makita pa. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Para bang dinudurog ang aking puso nang makita ang mga mata niya na may luha. Luha na ako ang dahilan. Sinubukan kong puntahan siya sa kanilang tinitirhan ngunit ayaw na raw niya akong makausap, sabi ng kanyang ina. Sinubukan ko rin siyang tawagan at i-text ngunit hindi siya sumasagot. Nagsisisi na ako, Papa Dudut, kung bakit ko nagawa iyon sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay ay nakita ko si Kuya na nag-iinom. Kumuha rin ako ng bote at sinabayan ko siya. Teka, kailan ka pa natutong uminom? Galit na sabi niya. Hindi ko siya sinagot at patuloy lang ako sa pag-inom. Nawalan ako ng trabaho. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pag-aralin. Pero may ipon pa naman ako eh. Kaya yun muna ang gagamitin natin sa ngayon. Nakadagdag iyon sa bigat na aking nararamdaman. Nagtataka ako kung bakit sunod-sunod ang mga nangyaring kamalasan sa amin. Lumabas ako, Papa Dudut, para magpagupit para hindi makuhanan ng ID sa eskwelahan. Medyo lasing ako ngunit maayos pa naman ang aking pag-iisip. Nakarating ako sa kabilang barangay, wala nang mga bukas na tindahan at bahay sapagkat medyo gabi na. Unang beses ko pa lamang na nagpagupit doon sapagkat bago lamang na barbershop iyon. Pagpasok ko doon ay sinalubong ako ng isang bakla. Isang malanding tingin mula ulo hanggang paa ang naging bungad niya sa akin. Magandang gabi, anong gupit mo, be? Medyo malandi niyang pagtatanong. Trim lang ako, kuya. Wala akong ganang sumagot. Umupo ako sa upuan at bago niya simula ng kanyang pagugupit ay hinaplos niya ang aking buhok sabay tanong ng, anong pangalan mo? Sinabayan ko ang mga tanong niya. Naging malandi ang naging pakikitungo niya sa akin at ganun din ako sa kanya. At nang matapos niya akong gupitan ay unti-unti niyang hinaplos ang aking katawan mula sa aking leeg, dibdib at nangyari ang hindi dapat mangyari. Lasing ako, Papa Dudut, kaya hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Nangdiri ako, Papa Dudut, sa mga nangyari at ganun na rin sa aking sarili. Matapos noon ay agad akong umalis at hindi ko nagustuhan ang mga nangyari at hindi ko na ito makalimutan pa. Isa lamang iyong pagkakamali at ayaw ko nang maulit pa. Makalipas ang isang linggo ay sinama ako ng aking mga kaibigan sa isang bar. Unang beses ko pa lamang sa lugar na yon, may iba't ibang kulay ng ilaw na nakakasilaw at may mga nakakabinging tugtog. Nagiinuman kami ng aking mga kaibigan nang biglang may lumapit sa aking lalaki. Hi, I'm Lance. Malalim ang mga naging usapan namin ni Lance kasama na ang problema sa aming mga pamilya at naikwento ko rin sa kanya si Tina. Nakaramdam ako ng kakaiba kay Lance dahil sa paraan niya ng pagtingin sa akin. Ngunit binaliwala ko ito dahil hindi naman siya mukhang bading at nakasuot siya ng panglalaki. Parehas kaming nagpakalasing ni Lance ng gabing iyon at noong lasing na ako ay nakapagdesisyon akong umuwi na. Pre, doon ka na lang sa amin. Hindi mo na kaya eh. Baka kung ano pang mangyari sa iyo sa daan. Malapit lang yun dito, pagpigil ni Lance. Noong una ay tinanggihan ko ito, dala na rin ng hiya. Ngunit dahil sa mapilit siya at hindi ko na rin kaya ay pumayag ako. Nang nakarating na kami sa kanilang bahay ay dumiretso kami sa kwarto ni Lance. Inalalayan ako ni Lance papunta sa kama. Nang inihigaan niya ako ay nawala na kami sa balanse at napahiga siya sa ibabaw ko. Sorry pre, sabi ko sa kanya habang nahihilo.
Pero imbis na sagutin ako ay bigla na niya akong hinalikan. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga halik niya. Nais ko siyang pigilan ngunit nangihina ako hanggang sa nagpaubaya na ako. At marami pang nangyari ng gabing yon. Kinabukasan pagising ko ay sobrang sakit ng ulo ko ni hindi ko maiangat ang katawan ko mula sa kama hanggang sa mapagtanto ko na nasa ibang kwarto ako. Pagtingin ko sa sarili ko ay wala na akong saplot. Biglang nagbalik sa aking alaala ang mga nangyari sa amin ni Lance ng gabing yon. Pagtingin ko sa buong kwarto ay wala na roon si Lance. Nakita ko ang isang note sa ibabaw ng lamesa na naglalaman ng isang sulat. I had fun last night. Kasama roon ang numero ni Lance. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko at pinatulan ko siya, Papa Dudut. Makalipas ang ilang araw ay pilit kong kinakalimutan ang pagkakamaling iyon, ngunit sadyang iba ang naging dating ni Lance sa akin. At parang hinahanap-hanap ko siya. Kaya naman hindi ko na napigilan ang aking sarili at tinawagan ko siya. Nakapag-decide na kaming magkita sa bar kung saan kami unang nagkita. Doon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa. Naging masaya ang pag-uusap namin. Nalaman ko na isa pala siyang call center agent sa isang kumpanya na malapit lang sa bar. Mag-isa lang siyang nabubuhay dahil malayo siya sa kanyang pamilya na nasa ibang bansa. Noong gabing una kaming nagkita ay nagustuhan niya ako kaya naglakas loob siyang lapitan ako at magpakilala. Doon na rin niya inamin sa akin na isa siyang bisexual. Doon ay kinuwento niya sa akin ang buhay ng isang bisexual na isang lalaki nagkakagusto sa kapwa lalaki. Itinago niya ang kanyang tunay na kasarian sapagkat natatakot siyang mahusgahan ng ibang tao. Sa mga kinuwento niya ay mas lalo ko pa siyang nakilala. At unti-unti ay nagustuhan ko na rin siya. Hindi lang pag-uusap ang nangyari ng gabing iyon, Papa Dudut. Pumunta kami sa kanila at ginawa namin ulit ang ginawa namin noon. Sa mga nangyaring yon ay nagkaroon ako ng pag-aalinlangan sa aking sarili. Bakit ko ginagawa ito? Tanong ng isipan ko. Ayoko mang aminin sa sarili ko pero hindi normal na magkagusto ako sa kapwa lalaki. Ngunit napakabait niya, Papa Dudut. Sa tuwing kailangan ko ng kausap ay nariyan siya agad para ako ay puntahan. Nakita ko ang mga sakripisyo niya para sa akin at pagmamahal kaya hindi ko maitatanggi na parabang nahuhulog na rin ako sa kanya. Mas lumalim pa ang relasyon namin bilang magkaibigan. Alam ko sa aking sarili na isa akong lalaki. Pero ang lalaking nagkakagusto sa kapwa niya lalaki ay isang bading. Ngunit isa lamang ang alam ko. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Dahil ayoko nang gumulo pa ang sitwasyon, ay nakapag-decide na ako na itigil na kung ano man ang meron sa amin ni Lance. Patuloy pa rin niya akong kinukulit sa text at tawag, ngunit hindi ko na siya pinapansin. Nasasaktan ako sa aking ginawa ngunit ito ang tama sapagkat lalong gugulo ang aking buhay kapag nariyan siya. Hinahabol-habol man ako ng aking nararamdaman ay pinipigil ko na lamang ito. Sa pagtigil ng aming komunikasyon ni Lance ay hinahabol pa din ako ng pagdududa ko sa aking kasarian. Hindi ko maiwasan, Papa Dudut, na mapatingin sa mga lalaking may itsura at magustuhan ang mga ito. Ayoko sa nararamdaman ko, Papa Dudut, pero hindi ko ito mapigilan. Sa sobra kong pagkabalisa patungkol sa aking kasarian ay humanap ako ng sagot sa aking problema. Ang umibig muli sa isang babae. Sinubukan ko, Papa Dudut, na manligaw ng babae. Si Diane, isa rin sa mga babaeng nagkagusto sa akin. Matangkad siya, maputi, makinis ang balat at chinita. Para bang lahat ng pwede mong makita sa isang babae ay nasa kanya na. Ginawa ko ito para malaman kung may tsansa pa na magkagusto ako sa babae. Tumagal kami ng halos ilang buwan at may nangyari sa amin, Papa Dudut. Sinubukan kong gustuhin siya ngunit kahit konti ay wala talaga akong nararamdaman
Kaya naman tinigil ko na ang pakikipagrelasyon sa kanya. Sinubukan kong limutin ang gumugulo sa aking isipan. Wala akong masabihan, Papa Dudut. Noong nakasama ko ang mga kaibigan ko ay sinabi ko sa kanila ang totoo. Pero mali pala ako ng mga taong sinabihan ko ng aking saloobin tungkol sa kung ano ang hinaharap kong sitwasyon ngayon. Ah, ganun ba pre? Ayos lang yun, kaibigan ka pa rin namin. Pero halata sa kanilang mga mukha ang pagkadismaya sa aking mga sinabi. Habang tumatagal ay ramdam ko ang paglayo ng mga akala mong mga totoo kong kaibigan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung sino ang taong pagkakatiwalaan ko. Baka kasi kapag sinabi ko pa sa iba ang hinaharap kong problema sa ngayon, ay baka mawala ko na ang mga taong malalapit sa akin. Ni hindi ko masabi sa mga kapatid ko, lalo na sa aking nakakatandang kapatid, dahil baka hindi ako matanggap at palayasin pa ako sa aming tahanan. Pero Papa Dudut, sa isang pangyayari na hindi ko inaasahan na may tumawag sa akin. Si Dayan. Roco, buntis ako. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring iyon, Papa Dudut, kaya binaba ko kaagad ng tawag sa akin ni Dayan. Naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pa ako handa maging ama. Hindi ko alam kung sino ang pwede kong lapitan para pagbuhusan ang problema ko, Papa Dudut. Gulong-gulo ako. Pero may isang taong pumasok sa isipan ko. Walang iba kung hindi si Tina. Sa dami ng mga nangyari sa akin ay siya lang ang taong gusto kong makita. Ang taong gusto kong makasama sa mga sandaling yon. Ang babaeng laman ng puso at isipan ko. Kumusta na kaya si Tina? Gumawa ako ng paraan para makontakt si Tina. Tinawagan ko ang best friend ni Tina na ngayon ay akin ng kaklase, si Cassandra. Agad naman ay ibinigay ni Cassandra ang numero ni Tina. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para kausapin si Tina sa telepono. Dinayal ko ang numerong binigay sa akin at tinawagan ko si Tina. Hello Tina? Pwede ba tayong mag-usap? Nauutal kong sabi kay Tina sa kabilang linya. Hindi ako nabigo sa pagtawag ko kay Tina. Pinaunlakan niya ako at nagkita kami sa isang parke kung saan kami madalas tumambay dati. Hindi ko alam kung handa ba ako na aminin sa kanya ang problema ko. Matapos ang ginawa kong pagganti sa kanya ay hindi niya ako tinanggihan para makipagkita. Isang Tina na puno ng pag-iintindi ang lumapit sa akin. Ang babaeng pinaghigantihan ko. Ang babaeng natatanging minamahal ko ng buong buo. Nilapitan niya ako habang nakaupo ko sa isang bato sa loob ng parke. Atina, buti nakarating ka. Isang pilit ng ngiti ang binigay ko sa kanya para sabihing masaya ako na nakarating siya. Initian niya ako, isang matamis ng ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Roco, tanging nabanggit niya na agad na nagpaluha sa akin. Hindi ko napigilang maluha at magpanggap sa kanyang ayos lamang ako. Hindi ko maitago na nasasaktan ako. Niyakap niya ako at unti-unti kong naramdaman ang pag-unawang nais kong maramdaman. Ayos lang Roco, makikinig ako, sabi niya habang hinahaplos ang likod ko. Sorry Tina, sorry sa lahat ng katarantaduhang ginawa ko. Sorry sa mga kasalanang ginawa ko sa'yo. Halos hindi ko maderecho ang pagsasalita ko dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko sa sarili ko. Hindi ko matanggap na dahil sa mga ginawa ko sa kanya ay darating ako sa puntong pagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Ramdam ko ang sakit na binigay ko sa kanya. Bakas yon sa mga tingin niya sa akin pero nginitian niya ako. Kung ano man ang mga nagawa mo sa akin, napatawad ko na yun lahat, Roco. Ang importante, ibang tao ka na ngayon.
Nakangiti siya habang sinasabi ang mga linyang iyon, ngunit agad naman itong napawi nang sabihin ko ang tunay na dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya. Nakabuntis ako, Tina. Natigilan siya sa mga sinabi ko. Pero hindi ko sinasadya yun. Gulong-gulo ako ng mga panahong yun. Padalos-dalos ang mga hakbang ko kaya hindi ko naisip na ganito ang pwedeng mangyari. Hindi siya nagsasalita. Sorry, Tina. Intindihin mo ako. Kailangan ko ng kaibigan ngayon. Alam kong tanga ako dahil sa mga nagawa kong maling desisyon sa buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan mo ako, Tina. Napayuko ako sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Tulungan mo ako. Hinaplos niya ang ulo ko at inilapit sa dibdib niya at niyakap niya ako. Sorry talaga, Tina. Sobrang tanga ko. Lalong umagos ang luha sa mga mata ko pero sa pagkakataong iyon ay umiiyak na rin si Tina. Ramdam ko ang pag-iintinding hinahanap ko sa mga oras na iyon. May mga bagay sa buhay natin, Roco, na hindi natin makokontrol. May mga pagkakataong hindi natin gusto pero nangyayari. Pero kailangan natin tong harapin. Dahil lahat ng to ay mga bagay na tutulong sa atin para maging mas mabuti tayong tao. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero hindi ibig sabihin na nakagawa tayo ng mali ay hindi na tayo makakagawa pa ng mabuti. Matapos noon ay hinawakan niya ng magkabilang kamay ang mga pisngi ko at hinarap sa kanya. Alam mo ang tamang gawin, Roco. Huwag kang matakot. Sabay binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Hindi nagbago si Tina, mga kabarangay. Siya pa rin yung Tina na laging nandyan sa tabi ko sa tuwing kailangan ko ng tulong. Ang natatanging nakakaintindi sa akin. Siya pa rin ang Tina na minamahal ko. Buong magdamag kami nag-usap ng gabing iyon tungkol sa mga nangyari sa amin noon, Papa Dudut. Hanggang magbalik na daw kami noon ng mga panahong maayos pa kami. Mga panahong hindi pa komplikado ang lahat. Roco, tignan mo yung buwan. Sabi niya habang nakatingala sa kalangitan. Sobrang liwanag niya. Parang siya nga lang ang nakikita natin eh. Kaya nga minsan eh parang nakakalungkot. Kasi mag-isa lang siya. Pero ang totoo, madami siyang kasamang bituin sa kalangitan. Hindi lang natin to napapansin kasi masyado tayong nakatuon sa buwan. Sa una ay hindi ko naiintindihan yung gusto niyang sabihin, pero pinagpatuloy pa rin ni Tina ang kanyang pagsasalita. Kung maisip lang natin na hindi tayo nag-iisa, na marami tayong pwedeng lapitan, hinding-hindi natin iisipin na mag-isa lang tayo. Kung ikaw lang ang nag-iisang buwan sa paningin mo, tandaan mo, handa akong maging bituin para makasama mo. Sa pagkakataong yun ay napawi ang lahat ng pangamba ko dahil may isang taong handa akong damayan sa oras ng problema. Pinayuhan ako ni Tina na puntahan si Dayan at makipag-usap sa kanya. Matuto na itama ang mga maling nagawa ko. Hindi ko nabanggit kay Tina ang naging problema ko sa aking sexualidad. Natakot akong sabihin ito dahil baka katulad ng aking mga kaibigan ay iwanan din niya ako. Ngunit sa mga naganap kagabi ay parang nakapag-decide na ako na si Tina ang gusto ko noon pa man at handa akong talikuran ng aking nakaraan at maging ganap na lalaki para sa kanya. Marahil ay hindi magiging madali ang lahat ngunit handa akong gawin ito at talikuran ang lahat. Nakipagkita ako kay Dayan, Papa Dudut. Kinakabahan ako sapagkat panibago itong parte ng aking buhay at hindi pa ako handa. Ngunit dahil sa pinili kong gawin iyon, ay pinili kong harapin ito ng buong tapang. At doon ay kinumpirma niya sa akin na anak namin ang kanyang dinadala. May boyfriend na si Dayan, Papa Dudut, at alam na rin ang tungkol sa kanyang kalagayan.
Ang kailangan na lang daw naming gawin ay ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Mahigpit ang mga magulang ni Diane, kaya pagdating namin doon ay nasa sala na ang kanyang mga magulang at seryoso ang mga mukha. "Ano to, Diane?" galit na tanong ng kanyang ama. "Ma? Pa? Buntis po ako." Isang sampal agad ang dumampi sa mukha ni Diane mula sa kanyang ina. At bigla kong sinubukang protektahan siya sa ngalan ng aming anak. "Kung may kasalanan ng lahat, huwag niyo pong sisihin si Diane." Sa isang idlap ay napahiga ako sa sahig dahil isang napakalakas na suntok mula sa ama ni Diane ang natanggap ko. "Loko kang lalaki ka ha? Bakit mo ito nagawa sa anak namin? Sinira mo ang kinabukasan niya." Himutok ng ama ni Diane. Kahit ako ay hindi ko alam kung paano malulutas ang problemang napasok ko. Isa lang ang alam kong tama. "Handa ko pong panagutan si Diane." Yun lang ang natatangi kong tugon sa ama ni Diane. "Paano mo pananagutan si Diane? Bakit? May trabaho ka na ba? Bumuntis ka ng isang babae na hindi mo kayang tustusan ang pangangailangan niya. Niwala pa nga kayong trabaho para gumawa ng kalokohan?" Pasigaw na sinabi ng ama ni Diane sa akin. "Hindi ko maisip kayong mga kabataan ngayon. Kapag nanganak si Diane, kaya mo bang buhayin ang anak ninyo?" Kasunod na sabi ng mama ni Diane. Pinilit kong panindigan ang kasalanang nagawa namin. Pinaglaban ko siya dahil ito naman ang tamang gawin at ito ang makakatulong sa kanya at maging sa akin. "Sisiguraduhin ko pong bubuhayin ko ang apo ninyo na dinadala namin ni Diane sa kanyang sinapupunan. Gagawin ko po at ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para mabuhay siya ng masagana." Ayon sa mga napagkasunduan namin ng magulang ni Diane, nasa pamilya niya muna siya titira para maalagaan. 4 na beses sa 1 linggo ko din binibisita si Diane sa bahay nila. Dinadalhan ng pagkain at kinukumusta. Ang sitwasyong ito, papadudot, ang nag-udyok sa akin na pumasok ng part-time sa isang fast food chain kasabay ng aking pag-aaral upang matustusan ng mga gastusin kay Diane. Nag-aral din ako ng mabuti para makakuha ng mataas na grado. Halata pa rin sa mukha ng mga magulang ni Diane na hindi nila matanggap ang mga pangyayari. Pero pinilit ko na ipakita sa kanila kung gaano kahalaga sa akin ang anak namin. Samantalang si Diane pa din at ang kanyang boyfriend na si Philip. Nalalapit na ang kabuwanan ni Diane, papadudot. Kaya mas inigihan ko pa ang pagtatrabaho para sa gagastusin sa panganganak niya. Mabuti nga at hindi ko napapabayaan ang aking pag-aaral. Kahit hirap akong pagsabayin lahat ng mga ito, ayos lang. Kasalanan ko ito kaya kailangan kong panindigan. Samantalang si Tina naman ay nililigawan ko na muli. Mahirap para sa kanya na magtiwalang muli dahil sa mga sakit na nagawa ko sa kanya. Kaya naman mas kinikilala pa niya ako. Suportado rin niya ako sa aking anak kay Diane. "Ninang ako ha," habang hinahaplos niya ang tiyan ni Diane. Naging malapit na magkaibigan sina Diane at Tina. Maging ako rin kay Philip, naging maayos na ang lahat sa amin, papadudot. Hanggang sa dumating na nga ang pinaka-aabangan kong sandali, ang araw ng pagsilang ni Diane. Ang aming sanggol ang pinakamagandang anghel na nakita ko. Isang babae ang nilawal ni Diane, mapupungay ang kanyang mga mata at may matangos na ilong tulad ng sa akin. Manipis ngunit mapupula ang kanyang labi tulad ng kanyang ina. Dahan-dahan kong binuhat at hinagka ng anak ko. Sa dami ng pinagdaanan kong hirap at pagkakamali, siya lang ang tama at kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan. Isa na akong ganap na ama. Ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. Bagkus ay nabubuhay ka dahil sa isang taong minamahal at pinapahalagahan mo ng buong puso.
Matapos ang dalawang araw ng pananatili ni Diane at ng aming anak sa ospital, ay nakapag-decide na ang mga magulang ni Diane na iuwi na sila sa kanilang bahay at doon na ipagpatuloy ang pagpapahinga upang maibalik ang lakas ni Diane. Nang maibalik na sa normal ang lahat ay bumalik na si Diane sa pag-aaral. Tila naging maayos ng muli ang lahat, maliban po sa isang bagay. Hindi pa rin ako tanggap ng mga magulang ni Diane. Gabi na nang matapos ako sa trabaho ko. Bala ko pa sanang dumaan sa bahay nila Diane para kumustahin siya at ang aming anak, pero mas pinili ko na lang na umuwi at magpahinga. Habang naglalakad ako pa uwi ay may nasilayan akong isang pamilyar na mukha. Iiwasan ko sana siya at dediretso na sa direksyon ko, ngunit nang malagpasan ko siya ay bigla siyang nagsalita. "Pwede ba tayo mag-usap, Roco?" sabi ni Lance. Ang lalaking nakilala ko sa bar na tulad ko rin ay bisexual. Nag-isip akong mabuti kung kakausapin ko pa siya matapos nang nangyari sa amin dati. Muli ako naglakad papunta sa bahay namin at hinayaang sumunod sa akin si Lance. Tutal ay wala rin si Kuya Alex noon at paniguradong tulog na si Ninay. Iniwang kong bukas ang pintuan para makapasok si Lance. Nagbihis muna ako ng pambahay at nang makapagpalit na ako ng aking damit ay bumalik ako sa sala at naabutan ko si Lance na nakaupo sa sofa at tila kinakabahan. "Ano bang gusto mong pag-usapan natin?" sabi ko kay Lance na agad niyang kinagulat. "Tungkol sa nangya..." "Isa lang yung pagkakamali, Lance. Wala yun sa akin." Pinutol ko kaagad ang sasabihin niya. "Pero sa akin meron, Roco." Malungkot niyang sagot sa akin. "Huwag, Lance. Please, huwag mo kong mahalin." Sigaw ng utak ko. Ayaw kong tuluyang mahulog sa kanya at ganun din siya sa akin dahil alam kong sa huli ay parehas kaming mahihirapan. "Maayos na ang buhay ko, huwag mo na akong guluhin. May anak na ako at ang gusto ko lang ay tahimik na buhay." Pagpipilit ko sa kanya. "Bading ka, Roco. Bading ka at hindi mo yan matatakasan. Alam kong minahal mo ako kaya kahit na anong gawin mo ay hindi ka makakataka sa sexualidad mo." Mataas na tono niyang sabi. "Kung yan lang ang pinunta mo dito, sa tingin ko ay tapos na tayong mag-usap." Matigas kong sagot sa kanya. Nilihis ko ang aking paningin sa kanya. Dumiretso ako sa pinto at binuksan ito. "Makakaalis ka na, Lance. Wala na tayong dapat pang pag-usapan." Narinig kong tumayo siya at nagsimula ng humakbang, ngunit kinabigla ko ang sumunod niyang ginawa. Mula sa likod ay dahan-dahan niya akong niyakap. "Mahal na mahal kita, Roco." Bulong niya sa akin habang hinahagkan ako. Ramdam ko ang init ng hiningan niya na dumadampi sa liig ko. "Please, Lance. Itigil mo na ito. Mali ito." Pero hindi siya sumagot. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya na nakapulupot sa katawan ko at humarap sa kanya. "Hindi ganitong buhay ang gusto ko, Lance. Gusto kong maging maayos ang lahat. Huwag mo na akong pahirapan." Nakita ko ang mga patak ng luhang dumadaloy mula sa mga mata niya. Nasasaktan akong makita rin siyang umiiyak, pero kailangan ko na tong matigil. Nang bigla niya akong hinalikan, isang halik papadudot na punong-puno ng pagmamahal. Nagustuhan ko ang halik na yon. Pero natigilan ako nang makarinig ako ng boses ng isang babae mula sa hindi kalayuan. "Anong nangyayari dito, Roco?" Pautal-utal na boses. Kinabigla ko nang makita ko si Tina, nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay namin. "Tina, magpapaliwanag ako." Nilapitan ko siya pero tumakbo siya palayo sa akin. Iniwang kong nakatayo si Lance sa pinto. Alam kong nasasaktan siya pero si Tina ang mahal ko. Kaya naman hinabol ko si Tina sa abot ng aking makakaya at agad ko namang nahawakan ang kanyang braso. "Bitawan mo ko, Roco." Hindi siya humarap sa akin.
pero nakikita kong pinupunasan niya ang mga luha niya. Ano pa ba ang hindi ko alam tungkol sa'yo, Roco? Humarap siya sa akin. Ano, Roco? Ano? Humikbi siya habang hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Bakit, Roco? Bakit ka naglihim sa akin ng ganito? Gusto ko na rin namang sabihin sa iyo to eh. Hindi ko lang alam kung papaano ko sisimulan. Oo, Tina. Bakla ako. Tina, bakla ako. Kahit ako naguguluhan ako eh. At hindi ko gusto itong nararamdaman ko. Ginawa ko lahat para pigilan itong nararamdaman ko. Nagkamali ako dati pero mahal kita, Tina. Oo, bakla ako pero mahal kita. Mahirap ipaliwanag pero ikaw ang mahal ko. Kung tunay ngang mahal mo ako, bakit mo 'to nagagawa? Pagkatapos noon ay tumakbo na siya papalayo. Umiiyak at ako naman ay naiwang nakatayo. Hirap na hirap na ako, Papa Dudut, dahil ang dating maayos na ay muli na namang gumulo. Bumalik ako sa aming bahay upang kausapin si Nance. Pagdating ko ay bigla siyang tumayo. Patawad pero, mahal kita, Roco. Hindi ko kayang mawala ka. Hagulhol niyang sinabi. Si Tina ang mahal ko, Lance. Siya lang. Kaya ako nagbagong buhay para sa kanya. Kaya ako nakabangon muli dahil sa kanya. At dahil sa kanya ay patuloy akong nabubuhay. Napatigil si Lance sa naging sagot ko. Sana, Roco, maging masaya ka dyan sa naging desisyon mo. Baka sa mga mata ni Lance ang sakit na dulot ng mga sinabi ko. Ngunit kailangan kong gawin yon, Papa Dudut, para tigilan niya ako. Umalis na siya, Papa Dudut, nang masabi ko ang mga katagang yon. Si Tina lang ang kailangan ko ngayon at sa dami ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako. Hindi ko na alam ang susunod kong gagawin, hirap na ako. Paghiga ko ay nakita ko ang picture na nakasingit sa gilid ng aking kama. Picture iyon ng aming pamilya. Naisip ko, Papa Dudut, kung siguro ay nabubuhay pa si Papa ay hindi ito mangyayari sa akin. May isang taong gagabay sa akin at magbibigay ng payo. Marahil ay hindi siya masaya kung sakaling makita niya ang mga ginagawa ko sa aking buhay. Sa buhay ko, Papa Dudut, ay doon ko napagtanto ang importansya ng isang magulang na laging nariyan para sa kanilang mga anak. Magulang na hindi napapagod mahalin ang kanyang anak at hindi aalis sa kanilang tabi anuman ang mangyari. Kaya pinangako ko sa aking sarili na magiging mabuti akong ama sa aking anak. At hindi ako aalis sa tabi niya kahit na ano pa ang mangyari. Gagawin kong modelo ang aking ama na pumanaw sa kung paano ko palalakihin ang aking anak. Naalala ko rin si Mama. Medyo matagal na rin ang huli ko siyang dinalaw. Laging si Kuya at Ninay ang dumadalaw sa kanya, kaya kinabukasan ay pumunta kaagad ako sa kanya. Medyo naging maayos na ang sitwasyon ni Mama. Nakakausap mo na siya ng maayos, ngunit minsan ay bumabalik pa rin siya sa dati niyang kalagayan. Ma? Miss na po kita. Sabay yakap sa kanya ng napakahigpit. Anak? Kumusta ka na? Mag-iingat ka palagi, ha? Nandito lang kami ng papa mo lagi para sa'yo. Lagi kang magdarasal. Pagkatapos noon ay hindi ko na muli pang nakausap ng maayos si Mama. Tumatak sa akin ang sinabi niyang magdarasal. Napaisip ako bigla na, kailan nga ba ako huling nagdasal? Sa dami ng aking mga pinagdaraanan ay nakalimutan ko nang may Diyos. At mas lalo akong nag-focus sa aking mga problema.
Bumalik ako sa aming simbahan at isa sa mga nakausap ko at bumungad sa akin ay ang malapit na kaibigan ni Papa, si Tito Allen. Isa rin siyang pastor. Roco, kumusta ka na? Naging mainit ang pagtanggap niya sa akin ni Tito Allen. Walang simba noon kaya walang masyadong tao. Umupo kami sa isang gilid at kinuwento ko ang mga balita sa aming magkakapatid. Nung una ay ayoko pa sanang ikwento ang problema ko at ang totoong pinagdaraanan ko. Ngunit dahil sa kailangan ko ng kausap ay nasabi ko na ito. Hindi ako nakakita ng kahit na anong paghuhusga kay Tito Allen. Bagkos ay niyakap niya ako at binigyan ng pagpapayo. Naisip ko nga na kung nandito si Papa ay marahil ay ganun din ang gagawin niya. Lahat tayo ay nagkakamali, Roco. Ngunit hindi ito tungkol sa pagkakamali, kung hindi ang kakayahan mong bumangon. Roco, huwag mong kalimutang nariyan ng Diyos para pakinggan ka. Ang kailangan lang ay humingi ka ng tawad. Mahal na mahal ka niya, kahit sino ka pa. Umatak ang mga luha ko nang marinig ko ang mga yon. Pagkatapos ay pinagdasal ako ni Tito Allen. Umalis na ako papadudot pagkatapos noon, ngunit may kakaibang gaan ng pakiramdam sa pag-alis ko. Para bang bigla na lang nawala ang aking mga problema. Pagkatapos noon ay pumunta ako kina Tina at kinausap siya. Anong ginagawa mo dito? Pagtataray niyang sabi. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Alam kong hindi ako karapat dapat sa pagpapatawad mo. Pero Tina, mahal na mahal kita. Handa akong maghintay hanggang sa mapatawad mo ko ng tuluyan. Handa akong maghintay kahit kailan, pagmamakaawa ko sa kanya. Matapos noon ay araw-araw ko nang inaamo si Tina papadudot. Mas mahirap na siyang ligawan sa ngayon. Kung minsan ay binibigyan ko siya ng bulaklak at tsokolate. Pinaparamdam ko sa kanya ang halaga niya sa akin. Kung minsan ay pinagtatabuyan niya ako ngunit hindi pa rin ako sumusuko. Hanggang sa dumating na ang araw ng graduation namin sa kolehiyo. Naging cum laude ako dahil sa pagpupursige kong makakuha ng mataas na marka para mabigyan ng maayos na buhay ang aking anak at ganon rin si Tina. Pagkatapos noon ay nagkita kami sa isang parke ni Tina kinagabihan. Nakita ko ang mga naging pagsisikap mo, Roco. At dahil dyan, tayo na ulit. Hindi ako nakapagsalita sa gulat, papadudot. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit at nagsisigaw. Pinagtitingin na kami ng mga tao sa aming paligid pero hindi ko sila pinansin. Sobrang saya ko, papadudot. Sa ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang journalist sa isang sikat na newspaper company. Magdadalawang taon na rin ang anak namin ni Diane sa susunod na buwan, papadudot. At hindi ako nabigo na mabigyan siya ng magandang buhay. Wala na rin ako naging balita pa kay Lance matapos ng aming pag-uusap noon. Kami naman ni Tina ay magdadalawang taon na at going strong. Nagpaplano na nga kaming magpakasal sa susunod na taon. Dito na nagtatapos ang aking sulat, papadudot. Sana'y nagustuhan niyo ito at sana ay naging inspirasyon para sa inyong lahat. Ang inyong kabarangay, Roco. Maraming salamat sa iyo, Roco, sa pagbabahagi mo ng iyong barangay love stories. Natutuwa ako na sa abot ng iyong makakaya ay pinili mong isaayos ang iyong buhay. Tama ka, may pag-asa kang ituwid ang iyong pagkakamali. Sabi nga nila, habang may buhay ay mayroon tayong pag-asa. At ang mga taong nakagawa ng kasalanan ay hindi mangangahulugan na wala ng pag-asa. Sapagkat magagawa mo pa rin makagawa ng mabuti para sa iyong kapwa. Ipagpatuloy mo lang gawing inspirasyon ng iyong pamilya. Ang iyong ama sa kanyang ginawang pagmamahal sa iyong ina at sa inyong magkakapatid.
Iyakap mo ito sa iyong sariling anak at sa babaeng nagmamahal sa'yo, walang iba kung hindi si Tina. Ipagpatuloy mo lang iparamdam sa kanya ang iyong busilak at totoong pagmamahal sa kanya. Sa katanungan na kasalanan ba ang sexual orientation sa Diyos, kung titignan natin sa Biblia ay maaaring sabihin ito na walang ginawa ang Diyos na bakla o tomboy. Pero dahil sa pagbabago at pagbubukas ng isipan ng mga tao sa mga ganitong issue, hindi natin may pagkakailan na lahat ng kulang at sobra ay hindi po tama at maaaring makasama, depende sa may katawan. Mula naman sa sarili kong opinyon, hindi po salot ang pagpili kung paano mo ipapahayag ang iyong sarili. Malayang malaya tayo dyan basta wala kang taong ipinapahama. Ang masama ay ang paghatol natin sa iba lalo na't hindi natin makita ang dungis at hindi natin mapahid ang dumi sa ating sarili. Para po sa inyong mga liha mga kabarangay, maaari po kayo magpadala sa bls971@yahoo.com o kaya naman po ay mag-like sa ating fanpage, Barangay Love Stories. Hanapin po ang aking IG and Twitter account at Papa Dudut. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1.